Thank you. Thank you, Coach Fernando. Ayan, dahil sa nagsalita po si Coach Fernando, syempre, pakinggan naman po natin yung humigop ng kape. Si Coach Jenner. Bakit na-inspired sila Coach Fernando na mag-join sa kanya? Mas magandang marinig muna natin siya. Tama ba? Go, Coach Jenner! Ay, grabe. Good morning po sa business sa lahat na ating mga partners na napakasisipag, online, offline. Yan po, I'm Engineer Janner Paner, isa po ang registered mechanical engineer. At, pero ngayon, full-time load manna na. Ako po yung founder ng White Eagles Group International. Then, isa po akong mobile stockist. Na-inspired po ang aking mga leaders, siyempre, dahil sa continuous na binibigay po nating learnings through trainings online and offline. Then, siyempre, yung mga ginagawa naming mga planning, goal setting, goal getting, at saka yung mga daily activities namin, yan po yung nakakapagpa-trigger sa kanila na lalo pang gawin ng tuloy-tuloy si Loadmanna. Hanggat hindi po nakukuha yung ultimate goals ng bawat isa, yung maging Millionaires Club member ng dito sa Loadmanna, hindi po yan titigil yung mga taga White Eagles Group. Yan lang po, Coach Rowi. Thank you po. Wow, grabe. Thank you, Coach Jenner. Yes po, hanggat hindi po tayo tumitigil at hindi po natin sinusukuan, yan, yung pinili po natin na journey dito kay Loadmanna, sigurado po, may resulta at resulta po magaganap po sa atin dito. Okay, so yung mga napapagod or mga nagda-doubt, ayan, yung may mga doubt pa sa sarili nila, kapag sinukuan po nila or itinigil po nila yung journey nila, kahit sa ang aspeto po ng buhay, pag sinukuan po natin yan at itinigil po natin yan, hindi mo po makikita yung resulta na gusto mo. Kasi magiging iba yung resulta na ibibigay sa'yo ni Lord. Naintindihan po ba natin yan? So, kung gusto nyo po yung resulta na makukuha po natin is yung nasa vision po natin, yung nabivisualize po natin. Kung nabivisualize po natin ng malinaw, yung gusto po nating mangyaring pagbabago sa buhay natin, ibig sabihin po nun, kailangan hindi po tayo titigil until ma-reach po natin yung vision po natin na yun. Diba? Ayan! So, grabe! Na-excite ako! Naka-live na po tayo! And hello! Good morning, world! Good morning po sa lahat ng nasa FB Live! Halina po, sabahan kami ngayong gabi sa napaka-siksik-liglig. Ayan, sigurado po ako na napakarami na naman nating ma-inspire. Diba? At the same time, napakarami na naman nating matututunan sa isang napaka-legendary. Sinasabi ko nga kanina pa, isang legendary coach and mentor dito kay Loadmanna, grabe. Hindi ko maikubli yung excitement ko kasi na-miss ko talaga siyang mag-train. Grabe, na-miss ko tong mentor na to. Ito yung pinaka, ayan, pinaka malaki yung impact para po sa akin bilang isang babae, ayan, bilang isang ina. Yes. Ayan. By the way, itong napakaingay na sa harapan nyo, ayan, pasensya na po kayo kasi sobrang excited lang talaga akong ipakilala tong coach na to. By the way, ako nga po pala ang inyong host ngayong gabi. My name is Coach Roelyn Bachain, ayan, aka Coach Roelyn na lang po. Isa sa team leader po ng Goal Achiever under po ng Team International, ayan. So by the way, ako po ay nag-start dito bilang isang retailer. And nag-upgrade po ako into dealer. And habang inaaral ko po siya, ako po dati hindi ako naniniwala dun sa networking. Ayan, wala po akong belief dyan. Kasi nga po, syempre, ako po yung isa sa tipo ng tao na katulad din po ng karamihan before. Ayan, katulad ng karamihan before. Scam yan. Pero at the same time, habang tumatagal, habang nag-attend ako ng training, ay nakikilala ko yung mga tao dito sa industriya na. Nakikilala ko na si networking is hindi siya... Ayan. Medyo may naka... Ano lang po, wait lang po. I-mute lang po natin. Ayun, okay na. Ayan. So, si networking hindi po siya scam. Bakit po? Ako po naniniwala po ako na kung mai-scam ka, hindi yun dahil sa
papakilala sa'yo, hindi yun sa company, yun po ay yung tao mismo. Ayan. Kung yung tao po na kinakausap mo is hindi totoo sa sinasabi niya, yun po, may scam ka po talaga. Ayan. So, ibig ko lang po sabihin, sa buhay po natin, ang mga scammer, yan po yung mga sinungaling. Ayan. Pero po dito sa industriya po natin, sabi ko nga, sa mga taong nakasalumuha ko dito, halos karamihan totoong tao ang nakilala ko. So, hindi ako nagdalawang isip, mag-take ng risk. Ayan. So, ako po, napag-ipunan ko bilang isang single mother, yes po, single mom. Ayan. Hindi po siya naging hadlang sa akin na gawin yung negosyo. At the same time, in the comfort of my home na nakasama ko pa yung dalawang anak ko. Ayan. Nagagawa ko si business online or offline. Diba, napakalaking blessing niya para sa isang single mother na katulad ko na nagagawa ko yung negosyo na ganito. And nai-inspired ako na gawin ito kasi meron akong mga nakikilalang tao na dire-diretso. Diba? Kung yung iba sinusukuan yung buhay nila sa mga sitwasyon na meron sila. Dito lalong tumatatag yung kalooban ko kasi ibig sabihin, hindi natatapos yung buhay. As long as humihinga ka, may ibinibigay na answer sa mga prayers mo si Lord. And isa na po si Loadmanna sa prayer answered po. Sa answered prayer po na ibinigay po sa akin. Ayan. So, thank you very much sa pagdating ni Loadmanna. And isa po, ayan. Ito, si Coach Rochelle. Isa po siya sa blessing in disguise po na na-meet ko dito kay Loadmanna. Kaya excited po ako. Nang narinig ko at nabalitaan ko na siya ay nagbabalik bilang ating speaker, hindi ko maitago yung excitement ko na ipag-host siya. Ayan, napakalaking pribilehiyo po para sa akin na ipag-host siya ngayong gabi. Kaya alam ko, excited na rin po kayo. Ayan, so i-welcome naman po natin ang pinaka-inaabangan po nating mga kasamahan, di ba? Inaabangan po natin na coach, mentor, isa sa pinakamalupit na speaker dito kay Loadmanna. I-welcome! Palakpakan po natin siya mamaya. Ayan, excited kayo eh. Pero magpo-prayer po muna tayo para mas okay po tayo. Okay? Ayan. So, andito po ba si Ma'am Wilma Cervantes? Hello, Coach Wilma. Para po mas ma-bless po yung training natin bago po tayo mag-start already ng ating training. Ayan. So, Coach Wilma, good morning! Yes, nandito po. Ayun. Okay na po, Ma'am Wilma. Pwede na po tayo mag-start ng opening prayer po natin para sa training ngayong gabi. Good morning po. Naririnig po ba ako? Yes po. Yes po. Loud and clear. Yes po, coach. Yes po. Hindi na po ako makakapag-on-cam, gawa na medyo mahina ang net. Kami po ay nakapag-on-cam. So, ayan, let's pray na po sa lahat. Yan, let's bow. Yes, Lord, Father God, maraming salamat po muli sa oras na to, Panginoon. Sa oras na to, Panginoon, kami po kami ng maayos na connection, Panginoon, at samahan mo po kami sa aming pag-training, Lord God. Lord, give us empty heart and empty mind, Panginoon. Lord, bigyan mo din po kami ng teachable heart, Panginoon, sa bawat isi-share ng speaker ngayong gabi, Panginoon. I-bless mo po siya, bigyan mo po siya ng patuloy na wisdom upang ma-share, maibahagi sa aming lahat, Panginoon, ng kanyang nalalaman sa business, Panginoon. Lord, gabayan mo din po ang bawat isa na naandito. I-bless mo ang aming company at ang bawat isa, Panginoon. Salamat po, Lord God. Ito po ang aming samot dalangin. Sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Yeah. Thank you po. Amen. Amen. Yan. Thank you, Coach Wilma Cervantes. Grabe ang ating mga landers. Grabe. Hi, Coach. Coach. Tama po. Hello! Good morning, mga partners! Good morning po sa'yo, Coach! Grabe, na-miss ko naman ang kagandahan nito ni Coach Mai. Thank you so much, Ma'am Roelyn. Yes po. Good morning po sa lahat po ng bagong pasok pa and sa mga pumapasok pa po. Welcome po sa ating link ngayong gabi. Dahil dyan, very good po kayo. Clap, clap, clap. Ayan. Congratulations po. Ngayon palang pinapalakpak
na po dapat yan. Kayo po ay isang literal na mga payaman. Ayun. Agree po ba tayo doon? Payaman po ba? Agree! Dapat lang, oh, di ba? Excited. Ay, parang hindi po tayo excited. Excited po ba tayo ngayong matuto? Yes! Yes! Excited! Talaga naman, parang ang saya ng training center ngayon, no? Huwag na po natin patuloy. Miss ko yan! Natin is 7:10 in the evening and i-welcome na po natin ang napaka legendary coach and speaker natin ngayong gabi. Welcome Coach Rochelle Sumadia. Good morning, Coach. Hello. Hello, good morning, Loadmanna. Good morning. Good morning. Sobra pong na-miss ko kayong lahat. Ayun, no, hindi pa ako nag-uumpisa pero teary-eye na ako. Mukhang iiyak ako ngayong gabi. Sige lang, Coach. Sobra po akong nagpapasalamat sa Loadmanna, especially po kay President Bong Velasco, na pag-allow niya po sa akin na makabalik po dito sa speakership. And of course po, nung time po na sakto na ano, na nagkasakit po ako. Doon po sa mga hindi nakakaalam nung nangyari sa akin, so po, mahigit na pong 2 months na mild stroke po ako. At nagkaroon ako ng takot na hindi na rin ako makabalik sa Loadmanna kasi yung katawan ko bumigay. Pero God is really good kasi inallowed po niya na eto, magkasama-sama ulit tayo. Siguro babawasan ko lang ng konti yung energy ko kasi medyo nahihirapan akong huminga. Pero gusto ko pong ibigay sa inyo, gusto ko kayong makasama ngayong gabi. Gusto kong i-share sa inyo yung mga naging wisdom, yung natutunan po natin habang ginagawa po yung business. Loud and clear po ba ako? Yes, coach. Yan, so salamat po. So, grabe, ang lalaking tao ng mga nandito. Ang gagaling na coaches. Bigla akong sinabahan. Ayan, so maraming pong salamat. So, ito po yung training po natin ngayong gabi. Check po natin, no? So, special mention po kay Ma'am Antoinette Gatpandan. Thank you, Ma'am. Hindi mo ako pinabayaan nung time na may sakit ako. And of course, sa mga coaches natin, si Coach Kenshin, grabe yan, kung mag-alala sa akin. Thank you po. Coach Rowie, sobrang speechless ako dun sa pagpapakilala mo sa akin. Grabe. Nakakahiya naman. Pero anyway po, yung training po natin ngayong gabi is about Manna skills. Ano po? So may kinalaman po ito sa kakayahan. Ibig sabihin, kailangan po nating mag-possess ng mga kakayahan para magkaroon po tayo ng direksyon dun sa business na ginagawa po natin ngayon. So ano po ba yung business po natin? So we are doing Loadmanna, di po ba? At marami po sa atin, actually, ang nagtatanong, at yung term na nagugulimihanan or natatakot, nagtataka. Kasi maaari po na hindi pa po ganun kalalim yung atin pong pagkaunawa dun po sa ating negosyo. So ngayong gabi, atin pong mas lalalim pa yung ating pagkatuto or pag-unawa natin sa Loadmanna. So, bago po tayo mag-aral ng Manna skills ngayong gabi, gusto ko muna pong tanungin ang bawat isa sa atin. Ano po ba yung una na dapat meron tayo para makapag-umpisa tayo ng tama sa Loadmanna? Sino po yung sasagot? May libre sa aking load wallet mamaya. Tamang pag-uugali. Tamang pag-uugali. Sino po ba sumagot? GLLA, Coach. GLLA. Okay po. Sino pa po? Sino pa po yung may iba pa mong sagot?
Siyempre, dapat may pera. Oh, pera. Tama, may kapital. Opo. So, ano pa po kaya? Ano pa po kaya yung... Tiwala po. Tiwala. Tiwala. Of course, tiwala. Yan. Maraming maraming pong salamat sa mga sumagot. Ano po? Risk-taker po. Tama, risk-taker. Opo. Isa po yan sa mga qualities at skills na minsan hindi po talaga inborn doon sa tao. Pero... naku-cultivate po, na-enhance. Ano po? So, ngayong gabi, sasabihin ko po sa inyo yung isang sikreto. Bakit po ba si Aleng Raketera kumita ng unang milyon sa loob ng 6 na buwan? Bakit ba si Aleng Raketera nagbenta pa ng bahay para lang makapag-municipal Stockist dito sa Loadmanna? So, ang una po dapat nating meron tayo is yung tinatawag po nating mindset. Ano po? Tamang mindset. Marami po sa atin nag-aakala na kapag meron tayong pera, meron tayong kapital, pwede na tayong magnegosyo. Ito ba? At marami sa atin ang nag-aakala na kapag sumali ka, nag-start ka ng negosyo ngayon, possibly sa loob ng 1 buwan, meron ka na kaagad kita. So you are a businessman. Dito po sa Loadmanna, ano po ba yung ating ine-enhance? Maging isang entrepreneur. So, yun po yung difference nung businessman dun sa pagiging entrepreneur. Marami sa atin nagsimula dahil meron tayong kapital. Kayang-kaya yung kapital. Ang liit lang kasi ng kapital natin. 4,998 para maging dealer. At kung meron pa tayong karagdagang pera, maaari tayong mag-avail ng mga Stockist program natin. However, para maging isang successful businessman, entrepreneur, turn to entrepreneur po tayo, kinakailangan pong meron po tayong tamang mindset. So, bago ko mamaya ituro yung 10 na kailangan na sa isang taga-Loadmanna, kailangang skills na matutunan po natin, kailangang pinoposes po natin yung mga character po na yon, kailangang itama muna po natin yung mindset natin. Actually, hindi yung kapital ang unang kailangan natin, kundi yung tamang mindset. Ano po? Dito po sa Loadmanna, kapag tama yung mindset mo, yun yung number one, lahat po magpa-follow na. Okay? So, ayan. Mag-share screen po ako. Ayan. So, hindi ako katulad ng dati. Mapapansin po ninyo, yung pagsasalita ko, medyo nahihirapan po ako. Okay. So, mababasa po natin sa ating screen, sa ating phone. Top 10 Mannapreneurial Characteristics and Skills to Success. Meron palang 10 na kailangang characteristics and skills na kailangan nating matutunan para tayo ay magtagumpay. So, ano po ba yung una? Yan. Yung una po is... Tama yung kanina. Sino yung nagsabi kanina ng risk taker? I think si Coach Fernando. Sinabi niya risk taker. Pagkatapos mong itama yung mindset mo, may tama ka ng pananaw. May tama ka ng pananaw dun sa negosyo mo. May tama ka ng pag-iisip. May tama ka ng desisyon. Ibig sabihin, naka-align ka sa pagninegosyo. Ano po ba yung mindset muna? Yung mindset is yun yung tamang pag-iisip natin, tamang decision making. Hindi yung pag-iisip mo, pagsali mo agad sa Loadmanna, 1 month, 3 months, 6 months, hindi ka kumikita, kaagad negative ka na. Hindi po ganon. So kung tama yung mindset mo, dapat positibo ka dun sa negosyong pinasok mo. After all, nag-umpisa ka dito dahil dun sa tinatawag nating trust. Nagtiwala ka sa taong nagpasali sa'yo, nagtiwala ka lalong-lalo na sa kumpanya. And yung company po natin, very legit. Ano po, talagang napakabait ng company, napakabait po ng may-ari. And ito po yung negosyo na maipamamana na natin sa atin pong mga anak. Kaya nga siya Manna. Okay? So yung risk taker, back to risk taker. Ano po ba yung risk taker? Pag sinabi po nating risk taker, hindi tayo takot na sumubok. Marami po sa atin, gustong-gustong kumita, pero ayaw namang sumubok.
Kasi takot siyang matalo. Takot siyang malugi. Takot tayo na magbigay ng effort. Takot tayo magbigay ng puhunan. Takot tayo na matuto. Takot tayo na magkaroon ng bagong learnings. And yet, gusto natin kumita. Wala pong ganun. Kailangan mo munang tumaya. Kailangan mo munang sumubok para tayo ay manalo. Marami po ang 2 years ago, marami po ang nagsabi sa amin na kaming mag-asawa ay baliw. Dahil nagbenta po kami ng bahay para lang po makapasok dito sa Loadmanna. Kasi alam naman po ng marami, Aleng Raketera, wala pong pera. Aleng Raketera, mahirap ang buhay. Yung halagang 4,998, akin pa yung ipinangutang. Sa kagustuhan ko pong mag-municipal Stockist, ano yung ginawa ko? Nagbenta po kami ng bahay at lupa. Pumunta kami sa isang lugar na hindi po kami taga doon. Nagpunta kami sa isang lugar na wala kaming kakilala. At ang nakakatuwa po dito, nagkaroon kami ng chance. Nagkaroon kami ng hope na sa pamamagitan po ng pag-risk namin, sa pamamagitan po ng pagtaya namin, dito sa tamang kumpanya, mayroong mababago po sa amin. And kailangan mo lang talagang tumaya. Kailangan mo lang talagang sumubok para gawin ito. Marami po sa atin nasa harap na yung Loadmanna. Nakasubok na. Naka-join na. Member na ng Loadmanna. And yet wala pa rin ginagawa. Tinititigan lang yung membership niya. Tinititigan lang yung account niya. Wala pong mangyayari kung magtititigan na lang po tayo. Sasabihin po ng dashboard nyo, hello, galaw-galaw. Di po ba? Nakasubok ka na, definitely, nakapag-umpisa ka na, kailangan mo na magdire-derecho. So ano po yung pangalawa? Knowledge seeker. Kung sumubok ka dito sa Loadmanna, nandito ka na sa loob ng Loadmanna, ano po yung pangalawa na dapat mong gawin? Mag-aral po tayo. Hanapin po natin yung kaalaman sa pamamagitan po ng pag-attend ng mga trainings, hindi lang po sa technical, hindi lang po sa ganitong Manna skills, pati po yung mga LMDO natin, attendan po natin yun. And even po sa labas ng Loadmanna, ako po personally, nag-aaral pa rin po ako palagi. Yung 2 months po, na nasa kwarto lang po ako, kasi nahihirapan po ako na kumilos. Ang ginagawa ko lang po is nanonood po ako ng mga motivational speakers, nagbabasa po ako ng libro, and from them po, natuto po tayo. Ano po, sabi nung iba, ayoko nang mag-aral kasi matanda na ako. Wala po yun sa edad. Yung iba naman sinasabi, ayoko nang mag-aral, ayoko mag-training kasi magaling naman ako eh. Yung magte-training nga, wala ngang aral eh. Tapos ako, graduate ako. May mga paganon-ganon pa. So ano pong nangyayari? Nauunahan ka na ng ayaw mo na. Nauunahan ka ng character mo na ayaw mong tumanggap ng bagong kaalaman. Nai-stock up ka sa kung anong alam mo ngayon. Kaya ang nangyayari, ayaw mo nang aralin yung negosyo mo, pero gusto mong kumita. Am I right? Masakit pong pakinggan. Tama. Pero yun po yung totoo. Ayaw po nating mag-aral. Yes po. Hanggang ngayon, eh, hindi mo alam kung ano yung username mo. Hanggang ngayon, baka nga apply mo pa yung nakakaalam ng password mo. Kasi ikaw ang gusto mo lang kumita. Kumita, kumita. Hanggang sa hindi na tayo magkita-kita. Aray ko po. Napakasakit din po ba? Sumubok na tayo eh. Itong training na to para talaga to sa mga taga-Loadmanna na. Tayo po ay dealer na, tayo po ay Stockist na, nag-risk ka na. Di po ba? Sumubok ka na eh. Yung ginawa mong kapital dito, hard-earned money mo yan. Bakit hindi mo aralin yung negosyo? Marami po sa atin, dahil sa sobrang galing, ayaw nang magpa-mentor. Ayaw na pong magpa-coach. Ayaw nang mag-train. Kasi ang tingin sa sarili, sobra nang galing. Tandaan po natin, kung ikaw yung pinakamagaling, may mas magaling pa sa'yo.
hindi po po pwede na lagi 100% alam na natin. Bigyan po natin yung sarili natin kahit nga 99.1% lang or kahit 99.9%, 1% lang yung new knowledge, okay na eh. At least yung sobra nating kapalaluan sa sarili natin na alam na natin lahat, mayroon pa rin tayong natitirang 0.1% para matuto ng bagong kaalaman. Tandaan po natin, kahit po ano man background po ng speaker na nagsasalita, hindi po dun tayo nakatingin, kundi dun sa wisdom na may isi-share niya po sa atin. Tandaan po natin, hindi natin alam kung ano yung alam niya. Ano po, maging trainable po tayo, teachable ba? Maghanap lagi tayo ng kaalaman. Sabi nga ni, sino ba nagsabi nun, lamang ang may alam. Okay? Di po ba? Napaka-importante po talaga na inaaral po natin yung negosyo natin. Hindi lang po yung technical, hindi lang po yung kung paano po mag-LMP, hindi lang kung paano mag-present ng negosyo. Kung hindi, ano pa po yung dapat nating aralin? Aralin po natin kung paano po maging mabuting leader. Because not all sponsors are good leaders. Ano po, hindi po yun natin matututunan overnight. Nangyayari po yan sa pag-aaral po natin at sa pag-a-apply po yan through actions. Okay? So, pangalawa, ano yung una? Kailangan natin, pagkatapos ng maitama yung mindset natin, ang una natin gagawin, kailangan natin sumubok, kailangan natin maging risk taker. Pangalawa, kailangan natin maging knowledge seeker. Ano po? At ang pangatlo, confidence. Yan. Self-confidence. O, sino po yung walang self-confidence? Kasi sinasabi nila, ayoko na po, natatakot po ako, coach. Ayoko po magsalita sa harap kasi matanda na po ako, coach, para dyan. Pwedeng kayo na lang po, papalakpak na lang po kami. Ano po ba? Marami po sa atin yung ganon. Natatakot. Nasa comfort zone pa rin. Pero nandito na sa negosyo, takot pa rin umalis dun sa shell nila. Ang kailangan lang po natin gawin is magkaroon po tayo ng lakas ng loob. The driving force to success. Tanggalin muna po natin yung mga doubts natin. Tanggalin po natin yung takot, pag-aalinlangan, kaba. Kasi wala po yung mangyayari. Matagal na po kayong kinakabahan. Diba? Sa bahay nga, kapag dumating yung asawa nyo na hindi pa kayo nakakapaglinis, hindi pa kayo nakakapagluto, kinakabahan na po kayo eh. Di po ba? Tama. Kapag dumarating yung anak natin, hindi pa tayo nakapaglinis, hindi pa tayo nakapagluto, kabang-kaba ka. Sa school, yung mga estudyante, hindi nakapag-review. Pero andyan na yung examination. Di po ba? Kabang-kaba ka na. Matagal ka ng kinakabahan, kapatid. Kailangan mo nang tumayo, kailangan mo nang maging confident. Wala po yan sa edad. Kasi I know, yung mga nasa loadman na natin ngayon is nasa middle age na yung karamihan. So, thankful ako dun sa mga baguhan, mga nasa edad, nasa, I think, nasa Generation Z, nasa Gen Z, na sinubukan gawin din yung negosyo. Kasi marami rin tayong matutunan sa kanila. And dito po sa atin, kailangan po nating i-train yung sarili po natin na magkaroon po tayo ng confidence. Paano? Paano nga ba? Marami po sa atin nagtatanong, paano nga ba? Paano ko nga ba tatanggalin yung takot ko? Eh, matagal na akong takot. Paano ko ba tatanggalin yung kaba? Eh, kinakabahan talaga ako. Kumbaga, hindi mo alam kung paano ka rin mag-uumpisa at paano ka tatayo. Ito po yung dapat mong isipin. Unahin mo, bumalik ulit dun sa number one. Ano yung number one? Meron na akong tamang mindset. Alam ko dito sa Loadmanna, yayaman at mababago yung buhay ng pamilya ko. Alam ko, after ng mga challenges, after ng mga struggles, alam ko na yayaman ako. Alam ko na kapag ako ay nag-training, marami akong matututunan. Alam ko kapag nag-attend ako ng mga technical training kina Coach Richard Motol, marami akong matututunan. Maishishare ko yun sa grupo ko. And from there, dahil may alam ka na, nagkakaroon ka ngayon ng unti-unting confidence. Actually, the day na kayo po ay nag-sign ng inyong dealership account dito sa Loadmanna, you have the confidence to do the business. Baka gabutin lang ng mais o gabutin lang munggo,
Pero kailangan mo po siyang diligan ng kaalaman para yung self-confidence na tinatago mo o natatakot kang ilabas is mag-grow. Okay? Malinaw po ba? Po. Yes po, coach. Tama. Yes, malinaw na malinaw. And dahil nag-risk ka na, ikaw ay naging palaaral, naging knowledge seeker ka, you have the self-confidence na, dapat you are determined to yes, do the coach. Business. Ito po ba? Dapat you are determined to do the business. Hindi yung naarawan ka ngayon, nainitan ka bukas, nagutuman ka sa susunod na araw, nauhaw ka sa susunod na linggo, hindi ka kumita sa susunod na buwan, umayaw ka na. Kasi hindi ka determinadong baguhin yung buhay nyo. Hindi ka determinado na magbago. Failure will never overtake me and my determination to succeed is strong enough. Ibig sabihin, kung malakas yung determinasyon mo na mabago yung buhay, kung ikaw ay determinadong maging successful, kahit anong bagyo, kahit anong sakuna, kahit anong challenges, kahit bundok man yan, dagat man yan, you are determined na mapagtanggumpayan po yan. Takot ka pa rin ba? Tumingin ka sa pamilya mo. Hindi ka ba natatakot na habang buhay yung kahirapan na lang yung magigisingan mo? At yun pa rin ang tutulugan mo? Kumusta ka last year? Kumusta ka ngayon, 2023? February na. Determinado ka ba talagang baguhin yung buhay mo? O dahil kaya ka lang, kunwari ka lang na-inspired na gawin yung negosyo kasi yun yung nakikita mo sa iba. Dahil nakatingin ka sa iba. Ay, gagawin ko yung business kasi ginagawa siya ng best friend ko, ginagawa siya ng kumari ko, ginagawa siya ng coach ko, ginagawa siya ng kapitbahay ko at ng kaaway ko. Ayoko na mauunahan niya ako. Kapag ganun yung motivation mo para magbago ang buhay, para maging successful, definitely mag-feel po tayo sa dulo. Determination comes from your biggest why, from your inner self. Kailangan mong malaman sa sarili mo, bakit ba ako determinadong magtagumpay? Para lang ba sa sarili ko? Para ba sa nanay ko? Para ba sa kapatid ko? Para ba sa anak ko? Para ba sa asawa ko? Para ba sa mga mahal ko sa buhay? Remember those things kapag nahihirapan ka. Wala pong success na straight line pataas. Siguro may ganun, pero baka sa yung percentage, napakaliit nun. At may kasama pa po yung swerte. Kasi, ang totoong pagkuha ng success, you need to accept the failures. You need to accept the challenges. And you need to dare with the challenges and hindrances para manalo tayo. Marami sa atin, nagutuman, nag-area, nagutuman, na-reject, ayan na, yung rejection. Aray, matagal-tagal na tayong nare-reject. Diba, nung nanligaw ka, sinagot ka ba kaagad? Diba, ang sakit-sakit, ikaw yung nagbigay ng bulaklak ng Valentine's Day, pero sa iba sumama? Friend zone, aray. Aray ko po. Umaaray ba? Sakit. Diba? Yan ang totoo, mga kapatid. Yun po yung totoo, mga kasamahan. Mga ka-loadmana. Yung iba kasi ang daming nakikita eh. Nakatingin sa iba. Hindi tinitingnan yung sarili. Ang dapat po natin tingnan dito, sarili po natin. Hindi po yung ibang tao. Kapag nag-failed yung iba, ayun ha, kasama ka na rin. Kasi doon ka nakatingin sa kanila. You are determined na mabago yung buhay mo kasi yun lang yung parang norm para sa'yo kasi yun ang nakikita mo sa kapitbahay mo, yun nakikita mo sa kasamahan mo. Pero yung
sarili mo, yung self-motivation mo na magbago ka talaga? Hindi. And one thing po, isa pa pong tips, isang tip rather, para maging determined po tayo na mabago po yung buhay natin. We need to change our heart. Most of us, gusto agad malaking kita. Pero ayaw ng malaking problema. Ayaw ng malaking responsibilidad. Pero gusto ng malaking kita. Di po ba? Kung determinado ka na tawirin ng ilang bundok, tawirin, languyin ng maraming dagat. Yung kahit maulanan ka, mainitan ka, yung kahit ma-reject ka ng libo-libo-libong beses, hindi ka susuko. Kasi yun namang mga challenges na yan, yung mga pagsubok na yan, binigay lang naman yan sa atin para tumibay tayo, para tayo yung mag-grow. At ibibigay po sa atin ng Diyos yung tamang success na para po sa atin. Iba yung success ni Juan, iba yung success ni Pedro. Kung tayo po ay tamang tao, kailangan mo lang maging determinado. Hindi lang po sa salita. You must be determined by heart. Baguhin po natin yung puso natin. Magbago po tayo by heart. Gusto nating mabago yung buhay natin, definitely umpisahan natin sa sarili natin, umpisahan nating baguhin yung puso natin. Tanggalin natin lahat ng negativity. The more na ini-entertain mo kahit pinakamaliit na negativity sa buhay mo, unti-unti po yan lalaki. Ano po? Pero kung ang i-entertain mo sa sarili mo is the motivation you have before naka-load mana, nako, 100% po. 100%. Makukuha po natin yung success po na gusto po natin sa panahon na para sa atin. Yung iba, ganito yung motivation. Gagawin ko yung load mana 1 year, tapos second year, hindi ko na siya gagawin kapag hindi ako kumita. Kaya, pag after ng 1 year, parang binigyan mo lang kasi siya ng time frame sa isip mo. After yung 1 year, kasi yung 1 year kasi usually, nandyan yung challenges, ups and down, mas-struggle ka sa mga leaders mo, pwede din sa mismo sarili mo. At kapag binigyan mo lang ng time frame yung sarili mo na ganun, hindi ka determinadong mabago. Hindi ka determinadong maging successful. Hindi ka determinado na marating yung destination na gusto mo. Lahat ba tayo may gustong destination na gustong puntahan? Yes. Gustong-gusto mo pumunta ng Canada. Diba? Gustong-gusto mo pumunta ng Canada, for example. Pero gusto mo ang sakyan mo lang, bangka. Tapos dadaan ka sa, ano, sa Pacific Ocean. Yung bangka mo, ano nangyari sa bangka? Yung daanan ng hangin. Pataob. Pataob. Diba ba? Kasi maling bihikulo. Maling paraan. Kaya nga laging sa una, bago natin matutunan itong mga skills na to, kailangan mo na po sa umpisa talaga. Unahin muna natin talaga yung tamang mindset. Because tamang mindset will equip you para maging tamang entrepreneur. And if you are determined na mabago ang buhay ng sarili mo, ng pamilya mo, you need to focus on your business. Ayan. Ano ba yung focus? Pag sinabing focus, ano yung nakikita niyo sa picture? Diba? Doon sa ilalim, ano yun? May goal siya. Doon sa gitna, kailangan mapatama niya doon. Nakapokus lang siya na mapuntirya niya yung goal niya. Pag focus ka, nililimitahan mo ang sarili mo sa mga choices. Kaya, nililimitahan mo ang sarili mo sa mga choices na nakikita mo. At yung sinasabi mo, yung motivation mo at first na gawin yung negosyo, dapat ma-internalize mo yan at mag-materialize sa iyo at makita ng tao
na nangyayari at ginagawa mo. Hindi tayo pwedeng mamangka sa dalawang ilog. Dalawa. At hindi rin po tayo po pwede na mag-asawa ng dalawa sabay. Di po ba? Ibig sabihin, sa ligod po, kahit saan, kailangan po natin ng focus. Kapag focus tayo, ayan, pwede pong pa-mute nung medyo bukas yung speaker. Ayan. Pag po tayo ay focus sa negosyong ginagawa po natin. Lumiliit lang din po. Kaya, kapag focus tayo sa negosyo natin, lumiliit lang din po yung challenges na meron tayo. Ano po? Pero, lumalaki yung oras mo na gawin yung negosyo mo. Plus, nagkakaroon ka ng mas maraming panahon para aralin yung negosyo, bigyan ng solusyon ng mga problema, makita ang pag-progress nito, at ma-visualize kung ano yung hinaharap mo. 1 year from now, 2 years from now, 5 years from now. Dapat malinaw na malinaw yan sa sarili natin. Maraming nagtanong sa akin, wala ka na ba sa Loadmanna nung 2 months na nagpapahinga ako? Sabi ko po sa kanila, Loadmanna, buhay ko na po. Loadmanna po yung nagpabago sa buhay namin. Loadmanna yung nagpabago sa sarili ko. Hindi po ako magiging ganito katapang na tao. Hindi po ako magiging ganito kadeterminado kung walang Loadmanna na dumating sa buhay namin. Sobra akong thankful sa company natin. At my age, marami rin naman akong napasukan na company. Marami rin akong napagtrabahuhan na kumpanya. Pero tanging yung CEO lang natin, yung umaabot doon sa mga tao na nasa baba niya. Buti na lang hindi nyo kita yung mata ko ngayon. Nakakaiyak, totoo yun. Kasi kung nakikita mo yung binivisualize ng negosyo natin, kung nakikita mo yung binivisualize ng company ni President, ng ating CEO, kung gaano kalaki ang Loadmanna, yung innovations na inihahanda niya para sa atin. Dapat kasabay tayo doon, naka-align tayo doon, di po ba? Huwag tayong matrigger by emotions. Huwag tayong matrigger na gumawa ng aksyon na hindi natin napag-isipang mabuti dahil sa galit, sa emosyon, sa kung ano man pang bagay. Lagi natin tatandaan bago tayo mag-desisyon. Back to number one ulit. Tanungin mo ulit yung sarili mo. Diba ba? Marami sa atin, nagkakaroon tayo ng mga challenges. Alam ko po yun, kasi yung piranas na ranas ko. Bago po ako nagkasakit, ako po yung nag-area sa Mindanao. By land po yun. Nag-travel po kami by land. Papunta po ng Mindanao. Wala kaming hotel na tinutuluyan. Sa kotse lang kami natutulog. Nagpahinga lang yung mister ko sa barko nung tumatawid na sa Roro. Ang sarap po. Actually, tinanong ko yung sarili ko. Worth it ba na gawin ko itong mga bagay na to para kay Loadmanna? Yes. Worth it ba na gawin ko yung mga sacrifices na lumayo sa pamilya ko? Magpagod? Hindi matulog ng maayos? Para sa kinabukasan namin? Yes! Nakikita lang po kasi ng marami yung resulta. Pero ayaw nating gawin yung proseso. Pero hindi natin nalalaman na dun sa proseso na yun, dun po tayo natututo. Dun po tayo mag-grow. At dun tayo magiging mabuting tao. If you have the heart para kay Loadmanna,
Ilaban po natin. One year from now? 2 years from now? 3 years from now? 5 years from now? Balikan po ulit natin ang isa't isa. Same paces pa ba? Yakapin natin ang isa't isa kasi iisa tayong pamilya. Iba't iba man yung grupo natin, iisang negosyo yung pinagpupukosan natin. Kung kailangan ng ibang grupo yung wisdom o experiences mo, yung mga natutunan mo, share it. Di po ba? At the end of the day, naging mabuti kang tao. At the end of the day, nakapag-focus ka sa negosyo mo. At the end of the day, palapit ka ng palapit doon sa destination mo. Pero yung iba, business focus daw. Wala naman po kaming ibang ginagawa kundi load mana. Pero ano pong ginagawa nating activity kada araw? Wala po. Kakain lang po kami sa umaga, kakain po sa tanghali, kakain din po sa gabi. Tapos tutulog po. Kinabukasan, titingnan ko po yung dashboard ko kung meron pong nadagdag. Tapos, kakain po ulit ako ng almusal, kakain po ulit ako ng tanghalian, kakain po ulit ako ng hapunan. Tapos, sa gabi, titingnan ko ulit yung dashboard ko. Wala pong result kung wala pong proseso. Maging thankful tayo kung yung mga leaders natin, mga coaches natin, inaalalayan po tayo. Negosyo po nating lahat ito. Mahalin natin yung company. Yung company po natin, napakalaki ng puso. Kung nagpo-focus ka ngayon sa kanya, yung balik po nun, maaaring hindi mo pa siya 100% na nararamdaman yung resulta mo, pero maniwala ka, kapatid. Huwag ka lang hihinto. Dire-diretso ka lang nagawin yung negosyo. One day, sasabihin mo, tama ka, Aleng Raketera. Nakarating ako sa destination ko. Maaring hindi kasing bilis ng iba, pero importante, nakarating pa rin ako sa dulo. Ano po yung pang-anim? Independence. Bakit naman sinama mo yan, Aleng Raketera? Kalayaan. Para po sa akin, yung negosyo po natin, malaya po tayong nagagawa ang negosyo natin. Di po ba? Sa ating oras na ibibigay, sa panahon and effort na gusto po nating ilaan para sa kanya, malaya tayo. Wala tayong ang boss natin sa sarili natin. Sarili natin, di po ba? Hindi ka naman tatawagan ni President at sasabihin, oh, ba't hindi ka ngayon nag-area? Oh, bakit hindi ka ngayon naging ALMP? Bakit wala kang pinipresentahan? Wala naman tayong ganun, di po ba? We are very independent na gawin yung negosyo po natin. And may isa pa akong meaning para dyan. Kailangan mo din bilang isang dealer ng Loadmanna, bilang isang stockist, magkaroon ka rin ng sense of independency. Ano pong ibig sabihin? Walang masasaktan, mga kapatid. Bato-bato sa langit, tamaan, huwag magagalit. Marami sa atin, lahat na lang inaasa doon sa coach natin. Doon sa sponsor natin. Ay, ikaw naman yung nag-invite sa akin eh. Edi aralin mo yan para sa akin. Diba? Maraming ganun. Ikaw naman yung nag-invite sa akin eh. Gawin mo to para sa akin. Mag-LMP ka, kausapin mo yung invites ko. Mag-area ka para sa akin. Tumayo po tayo sa ating mga paa. Lahat po ba may paa? Yes, ko. Yes. Yes, ko. Yes. Tumayo po tayo bilang po ko, yes, malayang magninegosyo, bilang malayang entrepreneur. Kasi bakit po, kung tayo po ay kung nararamdaman mo sa sarili mo na you are independent, na kaya mong gawin mag-isa, na kaya mong gumalaw kasama yung grupo mo, na hindi mo laging kailangan bit-bit lagi yung coach mo, coach, LMP to, pero isang taong ka na, hindi mo pa rin alam yung marketing plan. Coach,
Sige na, kausapin mo na yun. Mag-LMP ka, presentahan mo, coach. Po ba? Kasi mayroon tayong kanya-kanyang destinasyon. May gusto ring destinasyon na puntahan yung coach mo. Baka kaya, yung coach mo, natatraffic din papunta dun sa destinasyon mo kasi ikaw yung nagpapatraffic. Ikaw yung hila ng hila sa kanya para bumagal. Pero kung lahat tayo, ang aim natin, lahat tayo maging independent, lahat tayo makakarating dun sa destinasyon natin ng mabilis at konting traffic lang. Kasi hindi ko naman sinasabing pagdating mo dun sa pagpunta ng destinasyon natin, pagpunta natin sa goal, walang traffic eh. Laging may traffic. Laging may challenges. Laging may mga pagsubok tayong mararanasan. Nandiyan na yung nagkasakit tayo. Nagkasakit yung pamilya natin, yung mga anak natin, yung asawa natin. Di natin nagawa yung negosyo, hindi tayo nakapag-focus. Andiyan na yung umuulan daw, bumabagyo daw. Isang buwan na, yung pa rin yung dahilan. Umuulan at bumabagyo pa din. So kung meron po tayong sense of responsibility, kung tumatayo ka, gusto mong kumita ng malaki, gusto mong makarating doon sa iyong destinasyon ng mabilis at makuha agad yung trophy mo ng mas mabilis, definitely kailangan mo i-train yung sarili mo na maging independent. Paano ba gagawin yung maging independent? Subukan mo. Instead na ang hila-hila mo yung coach mo, ang hihilahin mo yung iko-coach mo. O, diba? Instead na laging ang pupunta ka ng presentation, laging ang kasama mo si coach, hindi ka talaga makapagsalita pag wala si coach. Kasi si coach talaga yung iyong speaker. Diba? Pero kung babalik na rin natin, ikaw ngayon yung speaker. Ikaw ngayon yung coach. Ang bibit-bitin mo ngayon yung iyong in-invite. O, diba? Nagiging independent ka na. At lalaki yung grupo mo. Tandaan po natin, pag hanggang ngayon, isang taong ka na sa Loadmanna, pero hanggang ngayon, nakadepende ka pa rin sa coach mo, nakadepende ka pa rin sa mentor mo. What I mean is, hindi ka makagalaw nang wala siya sa tabi mo, hindi po tayo lalago. Ang mangyayari po dyan, yung coach mo, yung puno niya, yung mangga niyang itinanim, di po ba? Kasi dito sa Loadmanna, tinatanim natin puno ng mangga. Di po ba? Malalim yung pundasyon, malalim yung hukay. So yung coach mo, yung kanyang puno, yung puno ng mangga niya, tumatayog na, lumalaki na, ikaw nakabitin pa rin sa sanga. Hindi mo pa rin na nakikitang lumalaki at lumalago yung sarili mong puno. Dahil takot ka na lumabas dun sa comfort zone mo. Takot kang magkamali, kaya kailangan kasama lagi si coach. Kinakabahan ako pag wala si coach. Po ba? Eh bakit ka kinakabahan? Bakit hindi ka makalabas nang wala si coach? Eh kasi hindi ako nag-aaral. Kasi gusto ko lang pagdating sa bahay, manonood lang ako ng Korean novela. Tapos titingin ako sa dashboard ko kung ako ay binigyan ni coach ng ng downline. Diba? So sana po, bawat isa po sa atin, magkaroon po tayo ng sense of independency. Next one, promoter. Ayan, marami ang tatawaan dito. Sorry po. Promoter. Ano po ba yung negosyo natin? Loadmanna. From the word Loadmanna, load. Pero, wala kang load, dun ka magpapaload sa Gcash. May natatamaan po ba? Gcash ang na-promote. Di po ba? Ibig sabihin, kailangan mo maging produkto ng iyong produkto. Makita sa sarili mong ginagamit mo yung negosyo. Magbabayad ka ng bills. Anong gamitin mo? Loadmanna. Maglo-load ka. Gamitin mo Loadmanna. Yung iba,
Negosyo po yung Loadmanna, pero hiyang-hiyang sabihin na yung negosyo niya ay Loadmanna. Kasi ang tingin niya dun sa negosyo niya, bariya-bariya. Yes, ang negosyo po natin ay bariya-bariya. Pero gabundok na bariya. Promote po natin yung business natin. Maging masaya po tayo na i-share po sa lahat ng kakilala po natin. May kaibigan tayo. Anong negosyo mo? Loadmanna. Maganda po yung services ng Loadmanna. O, eto pa ha. May nangyari. One time, mayroon akong isang retailer. Nagkataon that time na mayroong naglalagay ng system. Hindi siya makapag-load. Agad-agad, anong sinabi niya? Ang pangit-pangit naman ng service. Ang bagal-bagal. Agad-agad ha. One time lang yun nangyari ha. Pero wag ka, nung nagpalaw siya dun sa traditional, ano, kinabukasan ha, di pa dumadating yung load niya. Pero nagsabi ba siya dun sa tindahan na, ang pangit-pangit naman ang load mo? Diba, wala. Ikaw mismo sa sarili mo, walang believe dun sa negosyo mo. Ikaw mismo sa sarili mo, walang tiwala dun sa business na ginagawa mo. First of all, kailangan tayo po yung unang gagamit. Tayo po yung unang user ng ating business, ng ating negosyo. Hindi po pwede na sinasabi mong maganda yung negosyo mo, pero hindi mo naman ginagamit. Sa salita lang, marami po ganun. Dahil nakikita ko po, ako po'y nag-e-area. Nakikita ko po sa labas. Isang beses lang po na hindi na-replyan agad ng CS, ang dami na po agad na sabi. Pero wag ka. Minsan ang problema lang pala, hindi siya nag-change gateway. Kasi hindi nga, ulit, babalik ulit tayo dun sa number 2, hindi nag-aral. Di po ba? Lahat naman po yan magkakakonnect lang. So minsan, nanunuro tayo. Mahilig po tayong manisi. Ayan. Isa pa yan sa pangit na ugali ng Pinoy. Ang galing-galing po nating manisi. Hindi po tayo marunong mag-accept. Mas gagaan ang buhay kapag in-accept po natin sa sarili natin yung failure natin. In-accept po natin sa sarili natin yung mistake natin. Pag na-accept na po natin, syempre, ano na yung change of heart at yung motivation na baguhin. Yung sarili, yung puso. Kapag nabago natin yung puso natin, definitely magiging mabuti tayong tao, magiging mabuti tayong Loadmanna dealer, magiging mabuti tayong stockist, magiging mabuti tayong leader, at marami pa tayong matutulungan. So pag pinromote mo yung business mo, marami po sa iyong sasama. Pag promoter ka ng business mo, ikaw po yung brand name, ikaw po yung tag ng negosyo mo. Bigyan ko po kayo ng sample. Yung pangalan ng chinelas mo, ano, Habayanas. Pag sinabing Habayanas yung chinelas mo, ay, mahal ng chinelas niya, Habayanas. Ano nga yung pangalan mo? Pag sinabing Coach Fernando Dehon, kilala ko yun, masipag yun. Pag sinabi nila na Engineer Faner, ay, napakasipag na tao nun. Mabait na coach yun. O pag sinabing, Aleng Raketera, ay, ang tamad nun. Bakit? Ang ating pangalan ngayon, yan po yung ating brand name. Hindi po tayo makakapag-promote kapag sinira po natin yung ating brand name. Ano po? Next one. Kailangan po nating maging creative thinker. Marami po sa atin, tama na yung training na binibigay sa atin sa company, which is tama naman po yun, na lahat ng training attendan po natin. Pero kailangan po natin minsan na lumabas po sa kahon, mag out of the box. Think out of the box. Marami po sa YouTube, marami pong libro na pwede po tayong mabili. Actually, si Chinketan, ano po,
Marami rin siyang books, marami rin siyang lessons na itinuturo na marami ka rin matututunan sa kanya na pwede po nating i-apply dito sa business po natin. Sino pa? MJ Lopez. Ang dami-dami po na nagbibigay po ng mga libreng content sa YouTube na makakatulong po sa atin para lumago tayo, para lumaki tayo, para lumawak yung wisdom natin. Hindi tayo pwedeng mag-stick lang sa isa, sa dalawa, sa tatlo, sa apat, sa lima. Or mag-stick lang tayo sa sarili nating nalalaman. Kailangan natin maging creative thinker kasi kapag creative thinker ka, lalabas na dyan yung mga business strategies, ano yung gagawin ko sa grupo ko, paano ko ba i-manage yung grupo ko, paano ko ba tutulungan, paano ba ako magsasaturate ng area, paano ko tutulungan yung mga municipal stockies, paano nila mabibenta yung mga retailer pins nila, dun lalabas yon kapag creative thinker ka. Pero kung nag-stick ka lang doon sa nalalaman mo, after mo, napasali yung municipal stockies, kau na po yung bahalang magbenta ng ano mo, ha, retailer pins mo, ha, negosyo mo yan eh. We are family. Hindi lang po sa day one na nagbayad yung mga dealers natin sa company. Yun yung katapusan ng responsibilidad natin. No. We are family. Responsibilidad po natin ang bawat isa. Dealer mo man yan or hindi. Kagrupo mo man yan o hindi. Basta under ng Loadmanna. We are family. So, gawin po natin na yung sarili natin, palaguin natin. Mag-invest po tayo sa sarili natin. Hindi po masama na magbayad ng mga trainings para po may matutunan po tayong bago. Actually, I paid lot of trainings po before ako na milestone. Sobrang dami kong natutunan. At minsan, akala ko kilala ko na yung sarili ko. Pero after those trainings, dun ko palang mas nakilala pa yung sarili ko. Ang dami ko pa palang hindi alam. Ang dami ko pang kailangan matutunan. And in that way, tayo po ay namumold, tayo nag-grow. Na-enhance tayo na mas maging magaling. Nag-enhance tayo na mas ma-equip na maging leader doon sa grupo po natin. So I encourage you na maging palaaral po tayo. Kahit may bayad yung training, okay lang yun. Bakit? Nung nagbabayad ka sa tuition sa school, nagre-reklamo ka ba? Hindi naman eh. Thinking na yung a-attendan mo ng training, eh resultado. Thinking na yung matututunan mo doon sa training na ibabagsak niya, is lampas-lampas pa ng support na ibabayad mo. Marami sa atin nag-EML, nagmo-Mobile Legends. Kaano na kadami yung nagastos mo sa pagbili ng skin, pagbili ng mga heroes. May napakinabangan po ba? Gumaling ka lang sa paglalaro ng ML. Pero nakatulong ba yun sa pagpapalago ng sarili mo? Nakatulong ba yun para mabago ang buhay mo? Nakatulong ba yun para umunlad ang buhay ng pamilya mo? Hindi. So bakit ka manghihinayang sa mga paid trainings? Ako po, sobra po akong nagpapahalaga doon sa mga paid trainings. Actually, minsan, it's not the amount you paid. Hindi naman talaga kailangan mo hindi naman sa kaya ka pinagbabayad is kailangan mo talaga magbayad, kundi doon sa content na makukuha mo sa kanila. And for you din, na maunawaan mo sa sarili mo na yung ibibigay sa yung learnings na makukuha mo sa kanila, eh sobrang mahalaga. Kasi minsan kapag libre, di po ba, pansinin po ninyo, mga libre na pong ibinibigay ng mga Loadmanna speakers ang kanilang servisyo. Binibigay po ng Loadmanna ang libreng patraining sa lahat. Pero iilan pa lang din po yung nag-a-attend. Iilan lang din po yung nagbibigay ng oras. Kasi iniisip nila, ay libre naman yan. Anytime naman pwede ako mag-attend. Diba? Not knowing na yung pinalampas nilang sandali, yung pinalampas nilang araw, eh malaking impact pala yun. Palayo doon sa pagrating nila, doon sa goal nila. Magbasa tayo ng libro. Doon po tayo lalago. Doon talaga tayo magiging marunong.
Huwag tayong maging marunong-runungan. O naka-attend lang kay ganito, nakabasa lang ng isang libro, agad ang galing-galing na. Huwag naman ganun. Di po ba? Kailangan yung natutunan po natin, i-apply po natin sa sarili natin. Once na na-i-apply po natin yan, na-turn into actions, nako, napakalaking bagay po nun, napakalaking changes po yung mangyayari. Bakit? Makikita po yan sa labas. Makikita yan ng mga grupo, ng grupo mo. Ah, nagbago si coach ha. Parang iba yung aura ngayon ni coach ha. Diba? Kasi yung nalalaman mo, nagre-reflect po yan sa'yo. Sa mata mo, sa aura mo, sa datingan. Iba yung datingan ng yabangan sa datingan ng may alam. Ano po? So, wag po tayong mako-confuse po doon. Next one po, kailangan po nating maging delegator. Most of us, sa kagustuhan po natin na solid, solid yung group, ayaw nating mag-delegate. Kasi natatakot tayo na lumabas na siya doon sa comfort zone niya at magkaroon na siya ng sarili niyang team. Parang natatakot ka, lalo na doon sa mga leader na gusto nila. Sila lang talaga yung nakikita ng grupo as mentor or as coach. Di po ba? We need to delegate. Kasi nasa delegation po talaga yung totoong paglago ng network. Yung totoong paglaki ng grupo. Kailangan mong magtiwala sa iyong mga kasamahan. Kailangan mong magtiwala sa iyong grupo. And remember this, ang alam mo ay hindi niya alam, pero ang alam niya ay maaaring hindi mo alam. Kaya nga, tayo ay isang grupo, di po ba? Yung alam niya, yung alam ni A, alam ni B, alam ni C. Ang alam ni Pedro, ni Juan, ni Maria, pag pinagsama-sama mo yan, sasabog yan. Magiging isang napakalaking impact niyan. So we need to delegate para tayo lalong dumami, para tayo lalong lumaki. I-align po natin yung ating marketing strategy o yung ating pagpapatakbo dun sa negosyo po natin doon sa mismong mga nakuha po nating dealer and of course doon po sa goal ng kumpanya. Maari po na iniisip natin, ako ba dapat talaga ang mag-assist dun sa mga stockist ko? Ano ba yan? Sana hindi na lang ako nag-sponsor ng stockist, parang hindi na lang ako yung mag-assist sa kanila. Marami pong ganun. Gusto lang ay kita, pero ayaw ng responsibilidad. Di po ba? Pero ito po yung masasabi ko sa inyo. The more na tayo po'y nagmamahal sa grupo natin, the more na tayo po ay nagtitake ng responsibility, the more na tumatayo tayo as coach, as mentor, as leader ng ating pong grupo at natututo tayo mag-delegate. Nako, sooner or later, napakalaki na po ng grupo nyo. May grupo na kayo sa Visayas, may grupo na kayo sa Mindanao, bukod pa yung grupo nyo sa Luzon. And alam natin na kapag meron tayong malaking grupo, yun po yung magbibigay sa atin ng ano po? Pinakamalaking income. Yes, papunta dun sa goal mo para makuha yung success mo. Tama? O next one, pang 10. Relationship builder. Ito po yung isa sa gustong-gusto ko. Napakahalaga po. Ito po yung isa sa itinuturo ng kumpanya sa atin. Ano po? Yung relationship building. Marami sa atin hindi magkakakilala, galing sa iba't ibang larangan, galing sa iba't ibang lugar, iba't iba yung culture, kung iba't iba tayo yung upbringing natin. Pero at the end of the day, pag sinabing Loadmanna ka, ay Loadmanna ka, 'di ba? Meron ka kaagad nakakaibang anong tawag dito? May kakakaiba ka na kaagad nararamdaman para sa kanya. Tingin mo sa kanya, pamilya na. Kasi meron nagbabond sa atin yung company. Di po ba? So, napakahalaga po sa pagbuo ng grupo, yung relationship builder ka. Tinitingnan mo yung relasyon nyo, hindi yung pera. Kapag inuna mo kasing tingnan, yung kikitain mo, kung ang nakatingin, parang ganito po ha, imaginein po ninyo, meron kang, for example, meron kang 10 kasamahan sa grupo mo. Ang tingin mo doon sa 10 yon, puro pera. Ay, pera to. Nako, I'm sure. Isang beses lang yon. Wala na sa susunod. Pero kung ang tingin mo po sa bawat doon sa 10 na yon, ay pamilya ko to, pamilya ko to, pamilya ko to, pamilya ko to.
masaya tayo na gagawin natin ang sama-sama yung goal natin. Sabay-sabay natin kukunin yung mga pangarap natin. Masarap pong magtrabaho. Ang networking po, sabi ng iba, actually marami akong nakausap na mga batikang networker. Ano sabi nila? Ang networking, ang mga networker walang puso. Mga matatandang networker po yung nagsabi. Pero ano pong sagot ko sa kanila? Maaring may networker na walang puso. Pero masasabi ko po na ang matagumpay na networker ay may puso. Ano po? Uulitin ko po ulit. Tayo dito sa Loadmanna, laging puso muna bago piso, di po ba? Napakahalaga na pinapahalagahan po natin yung relasyon. Napakahalaga po na tinuturing nating pamilya yung mga kasamahan natin, yung mga dealers natin, yung mga stockists natin. Tulungan natin sila, turuan natin sila paano i-manage yung negosyong pinasa ko nila. And in the end of the day, ikaw pa rin as mentor, ikaw pa rin as coach, ikaw pa rin as leader ang magbe-benefit ng lahat ng yon. Pero huwag ka kaagad nakatingin doon sa benefits. Doon ka muna sa proseso. Lagi kong sinasabi, huwag kang tumingin ka kaagad doon sa trophy. Marami nakatingin agad doon sa trophy. Pero ayaw ng proseso. Gusto i-skip. Hindi naman pwedeng ganun. Walang overnight success. Hindi pwede na, ay, hindi, pwede bang hindi ko na yung pagdaanan? Pwede bang successful na agad ako? Tandaan po natin, marami pong tumama sa loto. Pero all of a sudden, nawala na po agad bigla yung kanilang pera. Bakit? Hindi sila ready. Hindi nila alam paano i-handle yung kanilang pera na panalunan. So, kung bakit nararanasan mo yung mga challenges kada araw, kung may mga sinusubo ka ngayon sa mga leader mo, kung nakakaranas ka ng iba't ibang bagyo, pinapatatag ka niyan. You are on the right path. Ikaw ay ginagawang tamang tao. Inihahanda ka sa mas malaking blessings na para sa'yo. Sana po ang bawat isa sa atin, masumpungan po natin na mahal po natin ang bawat isa. Ano po? Mahal ko po kayo, mga ka-Loadmanna. Ito po, isa pong iiwanan ko po sa inyo. Napakahalaga po sa negosyo na meron po tayong strategy na tinatawag. Di po ba meron tayong mga group meetings? Tanungin nyo rin po yung inyong mga kasamahan kung ano po yung gusto nilang mangyari. Ano ba yung goal nila in 6 months, in 1 year? Tanungin nyo rin sila kung ano yung mga maiaambag nila para makuha ninyo yung mga goal po ninyo. So, doon po ninyo mahahay-hay yung mga strategy. Ilista nyo po yan. Pag-usapan po ninyo. Ano po? Pag-usapan nyo po yan sa isang table. At lagi, ano man, gaano man kaganda ang mga inalatag ninyong plano at estratehiya, kung hindi mo to ilalagay sa action, kung hindi mo siya i-execute, definitely walang success. So lahat ng natutunan natin ngayon, all those skills, characters, behavior, attitude, yung mindset na sinasabi ko na laging on top dapat, and the strategies na meron kang alam para mas mapabilis yung resulta ng grupo mo, you need to execute it para magtagumpay po tayo. Huwag kang matakot na mag-umpisa. Kung ikaw ngayon ay nag-iisa pa rin, wala ka pa rin grupo, diretso ka lang. Tanungin mo lang yung sarili mo, ano kayang kulang, bakit kaya hindi pa na ibibigay sa akin yung tamang tao? Kasi sa totoo lang po, kapag wala pa tayong leader ngayon, ibig sabihin, hindi pa tayong ready na magkaroon ng leader. Kasi hindi pa natin siya kayang i-assist. Hindi pa natin siya kayang i-handle. So, pag ganun po yung estado natin ngayon sa Loadmanna, kailangan mong ibigay yung oras mo, i-invest mo yung time mo, yung effort mo sa sarili mo. Pagyamanin mo muna yung sarili mo
mag-aral ka ng maraming marami about sa Loadmanna, mag-attend ka ng maraming maraming trainings. Change your heart. Kapag nangyari yon, ibibigay po sa inyo yung mga leaders natin. Dahil ready na po tayo. At huwag kakalimutan na bigyan po ng malaking action para po tayo makarating sa patutunguhan po natin. Today's preparation, tomorrow's success. Lahat ng ginagawa po natin ngayon, maliit o malaking bagay, all those are preparation, all those are the process na kinakailangan para po tayo ay magkaroon ng tagumpay sa hinaharap. Maaring may araw na malungkot ka, may araw na maraming nag-reject sa'yo, maaring bagsak yung moral mo, maaring nahihirapan ka. Pero ka-Loadmanna, nasa tamang landas ka, nasa tamang destinasyon ka, kailangan mo lang sumakay sa isang bihikulo na yun ay yung mga trainings na kailangan mong attendan. Mag-invest ka sa sarili mo. Don't forget that. Tingnan mo ang sarili mo, wag ang ibang tao. The more na ang motivation mo ay dahil sa iba, mahihirapan ka talaga. Kasi every time na mag-failed yung iba, mag-failed ka din. Naalala ko po 2 years ago na nag-uumpisa po kami sa Loadmanna. After 2 weeks na nagbayad po kami ng municipal stockist na galing sa pinagbentahan ng bahay, nasabi ko sa sarili ko habang 6:00 PM, nasa labas pa ako, wala pa akong napapakuhan dealer, sinasabi ko sa sarili ko, nakatingala ako sa langit. Diyos ko, tama ba to? Tama ba yung naging decision ko? Alam nyo po, nung tinanong ko yon, sabi ko sa sarili ko, naalala ko yung dahilan. Day one, nung nag-decision kami na mag-stockist, naramdaman ko ulit yung kakaibang fire sa puso ko. Hindi ako umuwi ng araw na yon hanggat hindi ako nakakakuha ng dealer. Kailangan mo lang magkaroon lagi ng driving force na gawin palagi yung negosyo. There will be times na mahirap, mauuhaw ka, magugutuman ka, wala kang pera, wala kang kaibigan, etc., etc. Tandaan mo, ang kasama mo ng day one ay hindi mo pwedeng maging kasama hanggang sa huli. There, you will meet many people along sa process po, along sa journey mo. Pero lagi mong tatandaan, may isa na hindi ka iiwanan. Yun po, si Heavenly Father. Kaya bago po tayo lagi aalis, bago tayo gagawa ng mga plano sa buhay natin, bago tayo lalabas, mag-o-online marketing man tayo or mag-o-offline marketing, manalangin po tayo. Siya lang po yung magbibigay sa atin ng pinakatumpak na wisdom. Siya yung magbibigay sa atin ng matinding guidance. Ano po? Pero sabi lagi, tulungan natin yung sarili natin. Hindi po pwede na iaasa natin lahat sa Kanya. Di po ba? Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Gawa. Wait lang po ah. Nawala yata ako. Stop ko lang po yung ano. Hello? Naririnig niyo pa po ako? Yan. So, nag-enjoy po ba sa training? Yes. Yes, coach.
ayoko pang tapusin kasi para bang ang dami kong kulang na araw na dapat masabi ko to, dapat na i-share ko to sa mga ka-loadmana natin. At ito yung tamang oras na maibahagi ko sa inyo. Alam nyo po, nung time na nung time po na nagkasakit po ako, nasanay kasi ako sa labas, nasanay ako na ginagawa yung Loadmanna na kada araw. Walang sandali ng buhay ko na hindi ko nababanggit yung Loadmanna. And all of a sudden, bigla ako nagkasakit, bigla akong di makalabas ng bahay. At nasabi ko sa sarili ko, hindi pa rin ako hihinto. Napakalaking drive po talaga yung faith natin sa taas. And yung faith natin sa company. At ini-encourage ko ang bawat isa po sa inyo na lahat tayo, totally, gusto natin na may mabago sa buhay natin. Diba ba? Kasi sabi ng, lagi itong sinasabi ng mga trainer eh. Gusto mong magkaroon ng bago sa buhay mo, kailangan gumawa ka ng bago. Pero, hindi po kasi sapat. Okay. Marami po sa atin napapagod. Alam mo kung bakit? Hindi pa po tapos. Wala mo na pong magbukas ng microphone. Gusto kong i-share po ito sa inyo. Marami po sa atin kung bakit napapagod na gawin yung negosyo natin. Hindi dahil sa resulta. Kasi yung driving force po nila, wala sa puso. Hindi sila totaling binago yung buhay. Hindi nila totaling binago yung puso nila. Hindi talaga sila determinado na mabago yung buhay sa pamamagitan ng Loadmanna. Mga kasamahan, mga taga-Loadmanna, we are in the right company. Napakaswerte po natin, napakabait po ng CEO, napakaganda ng company, ang daming innovations, ang dami pang naghihintay sa atin na progreso dito po sa Loadmanna. Kailangan lang po nating panghawakan ito at kailangan lang po natin na isa-action lahat ng natutunan po natin sa training. Marami pong salamat. God bless everyone. At masayang-masaya po ako na nakabalik po ako sa Speakers Bureau. God bless! Salamat po sa learning. God bless po. Salamat po sa inyo. Thank you, Coach. Thank you, Coach. Thank you, Coach. Aling Raketera. Thank you, Coach. Ma'am Janessa. Coach Joven, salamat po. Ma'am Salve. Ma'am Gemma, thank you for learning. Napakagaling po natin na na host, si Ma'am Rowie. Yes po, welcome si back. Si Coach Benjamin, si Coach Richard Motol. Ang dami welcome pala natin. Welcome back pala, Coach. Na-miss ka namin. Salamat po, na-miss ko rin po kayo sobra. Almost 1 year. Oo, ano na yan, Coach? Regular na yan, ha? Nag-align na ba yan? Dire-diretso na to, Coach. Isang araw, invite ko kayo dito. Sige, Coach. Thank you. Tapusin ko lang yung event ko. Sige, invited po, ko sige. Kayo lahat sa aking event sa February 26. Ano po yan? Dito sa Bacoor, makakaroon kasi ako ng charity health gathering. Yung PowerPoint na Manna. Kami po kasi akong invite. Ano po yung mga barangay. Yan. Salamat po sa inyo. Huwag niyong kakalimutan. Okay. Meron tayong Saturday training at sa iba pang mga coaches attend po tayo. Okay. Ma'am, bye. Salamat po. God bless. Thank you po. Okay, bye-bye. Bye-bye. Thank you, Coach. Salamat po. Salamat po thank sa lahat you, po. Na po makita. Salamat po. God bless po.
Grabe. God bless you. Salamat. Trainer. Grabe. Salamat po, ma'am. Marami po kaming natutunan, coach. Grabe. Yes, tago sa puso, coach. Ay, tago sa puso. Sinabahan si ate. Ano, masakit na? Masakit pa? Coach Kenshin. Kailan doon rin? Nakapunit pala. Coach Kenshin, hindi na pinapatamaan doon. Nabis na tuloy. Coach Kenshin, hindi kita pinapatamaan. Pero ikaw yun. Joke lang. Yung member ko rito eh. Kanina pareyak lang react. Hala ako yun, hala ako yun, hala ako yun. Ikaw na. Thanks po, coach. Yes po. God bless po. Salamat po. Salamat po. God bless po. Get well soon po. Salamat bye-bye po. Bye-bye po. Bye-bye po. God bless. Mami Nelma, bye-bye po. God bless po. Thanks sa pag-attend po. Coach Mike Gonzalez, thanks din po. Ayan. Ayan. Thank you, Coach Kenshin. Thank you po sa lahat. Thank you, Janice. Thank you, everyone. Grabe. Ang dami po nating natutunan at marami rin pong nabukulan sigurado sa review natin ngayong gabi. Aray. Ang ingay ni Coach Kenshin, ganyan ako pa nakikita yung camera kahit naka-off. Yes. Naririnig po ba ako, Ma'am Janice? Ibig sabihin po niyan kung tayo yes po ay po naging affected sa training ni Coach Rochelle ngayong gabi, ibig sabihin po niyan, marami pa rin po. Malaki pa rin po yung room from for improvement. Ayan. Room for improvement po yan. Yes, ibig sabihin. Kailangan pa. Hilaw pa, hilaw. So, ibig sabihin, hindi po CS. Ayan, oh, si CS. Oh. Good morning. Yes, maraming po. Grabe, umabot po tayo ng mga nasa 60, 70 million. Ayan, na nasa training ngayong gabi. Ooh. Thank you very much, everyone. And sa lahat ko lang nasa FB Live, bye-bye. Good morning. See you on Saturday. Load Manna, OLLP. Ayan po. And 7 p.m. training po natin. Don't forget our schedule. Okay, everyone. See you later. Ayan, later on Saturday. Later na Saturday pa. Excited na po sa Saturday. Na para kailangan ko sino magpe-present doon ah. Ano na kasi, nakamindset na kasi na ano, may hatawin pa mamaya, kaya advance na mag-isip. Kaya naka ano eh, see you later agad eh. Naka-schedule na kasi. Para kilala ko na. Bye-bye everyone! Bye-bye. See you again! Thank you, Coach Rowe. Bye-bye! Thank you, Coach Rowe. Welcome back! Bye. Grabe learning. Thank you everyone. Bye-bye. Ingat-ingat po. Yung mga hindi pa po nagdi-dinner at nasa biyahe pa, ingat po kayong lahat. Don't forget po na magpahinga at magpasalamat po sa lahat ng biyaya ngayong gabi. Thank you, Lord. Bye-bye. God bless everyone. Ingat-ingat po. Thank you, Serena. Thank you, Ma'am Marjorie. Ayan. Kay Ma'am Janice, kay Ma'am Veronica, kay Sir Bombet. Grabe, napakadami po nating mga leaders na umatin ngayon. Very good and congratulations everyone. So, see you again next time. Ingat-ingat po. Thank you, CS! Grabe, napaka-supportive talaga ni CS. Thank you everyone sa lahat po ng mga sumuporta ngayong gabi sa ating training. Congratulations po muli sa inyong lahat. Ayan, bye-bye!